Forever I surrender all.
Lord, I live to honor you. Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher. Draw me deeper. Yes, Lord, yan po yung aming dinidesire ng aming mga puso, Panginoon, na kayo ay sambahin, papurihan, O Diyos, at itaas ang inyong dakilang pangalan. Dahil kayo lang, Panginoon, ang tunay na nagmahal sa amin, Panginoon, at Lord, walang kapantay, O Diyos, ang inyong pag-ibig, ang inyong katapatan, Panginoon. Napakabuti niyo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin na kami ay malayang sumamba sa inyo, Panginoon, at andito po kami sa lugar na ito, Panginoon, nang may kalayaan, Panginoon, na lumapit sa iyo, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya aming itinataas ang inyong pangalan, Panginoon. Aming itinataas ang iyong pangalan. At Lord, binabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kadakilaan, Panginoon, magpakailanman. Kayo lang, O Diyos, kayo lang ang tanging sambahin, Panginoon, at papurihan. Napakabuti niyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa inyong presensya, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dito. Meron lang po tayong mga ilang announcements po for today. Unahin ko na po ang College District. So inaanyayahan po natin lahat po ng mga kabataan simula po sa senior high, grades 11 and 12 at mga nasa kolehiyo po. Ngayong hapon, kayo mga kabataan ay magkakaroon muli ng inyong monthly fellowship at itutuloy nyo ang inyong pag-aaral tungkol sa buhay ni Joshua. At eto na naman po ako, lahat po ng mga nasa tahanan, September 1, first Sunday na naman po ng buwan, ano, Communion Sunday po today. Huwag na po kayo mag-prepare ng Communion Elements. Punta na lang po kayo dito at mag-join po kayo. Pero kung hindi po talaga kayo makaka-join, mag-prepare po kayo. So, Communion Sunday po natin today. Of course po, yung ating weekly Friday evangelism, tuwing Biyernes po yan, ay tuloy-tuloy pa rin po, inaanyayahan po ang lahat na makisali po dito sa tuwing Biyernes po. Lahat po tayo ay pwede pong magkaroon ng pagkakataon po na ibahagi po yung mga ibinahagi po sa ating buhay din ng ating Panginoon. Ito po ay ginaganap tuwing Biyernes simula alas 7 po ng gabi hanggang alas 9. At nagtatagpo po muna ang grupo po dito sa sanctuary po ng 6:45 p.m. So kung may pagkakataon po kayo na wala na po kayong schedule on Friday, mangyari po na pumunta po kayo dito at makipagtagpo po doon sa team para sabay-sabay pong pumunta doon po sa Marikina Sports Center Fountain. Of course po yung Dawn Watch po natin ay tuloy pa rin po tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Sa ganap po na alas 5 po ng alas 5:30 ng umaga hanggang alas 9 po, bukas ang simbahan, upang tayo po ay makipagtagpo po personally po sa Panginoon. And on prayer nights po, tuwing Miyerkules, alas 7 po ng gabi, ito po ay
tuwing ginaganap po via Zoom and of course po sa FB Live. So pwede po kayo mag-join kahit po sa Zoom o kaya po sa FB Live. And let's pray together po for all. Lahat po ng mga points po na ibinigay po ng Panginoon sa mga puso po ng ating simbahan, sa puso po ng ating mga leaders ng simbahan po. And of course po, in-encourage pa rin po namin kayo na i-like po and share lahat po ng mga posts po ng ating church po, ano, upang maka-minister din po sa mga makaka-receive ng mga mensahe pong ito na ating sineshare. Okay po? Okay po ba kayo? Parang napakatahimik po ni... Kayo po ba'y gising na? Ayun, okay. Sumigaw nga po kayo ng hallelujah. Ayan, amen, praise God. Dahil ito pong pagsambang ito ay para kanino? Ayan, so ang ating pong mga puso ay talagang dapat nagpupuri. Okay po? Ayan, so umpisan po natin sa pagngiti. Ayun lamang po ang ating mga announcement. So i-prepare po natin ang ating mga puso sa pagbibigay po sa Panginoon. Manalangin po tayo. Tuon po natin ang ating kamay po sa ating mga kaloob. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos. Kasabay po ng pagpapasalamat namin, Lord, sa kalakasan, sa lahat, Panginoon, ng yung mayamang pagpapala na yung binubuhos sa amin. Kasabay po nito, Lord, maging ang mga provisions. So, Lord God, salamat po, Diyos. Nakikita niyo po ang aming mga pangangailangan. At sinasabi nga po namin, kami po ay patuloy na nagpapatpatotoo na kailanman hindi ka po nagkulang sa amin, Panginoon. Kaya Lord, nandito po ang aming mga kaloob. Lord, maging handog ito na maging mabangong samyo sa iyong harapan at magbigay ng kagalakan sa iyong puso. Pagpalain niyo po patuloy ang iyong mga anak, Lord. Ang lahat, oh God, ng Hills of Zion City Churches, patuloy pong pagpalain, Panginoon. At patuloy po namin, Lord God, pinapanalangin ang lahat ng kaloob na ito, Lord God, ay magamit, Panginoon, upang mapalaganap pa po ang iyong mga salita. At marami pa pong makilala sa iyo sa huling araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po muli. Palakpakan po natin ang ating Panginoon ng taos-pusong palakpak. Ayan po. So, welcome po ulit. Maging po sa mga nagjo-join po sa atin via Facebook Live. Welcome po. And may dagdag lang po tayong announcement. Meron po palang equipping class po after po ng second service. Doon po sa mga na recommend ng kanilang mga cell leaders, nagpalista, magpaiwan po tayo for the equipping class. May kasama po itong lunch. So, magpaiwan lang po, kita-kita po tayo mamaya po. And also po, kay kanina po, tuwing Sunday, binabanggit naman po yung Dawn Watch. And I just would like to encourage again and again everyone to come para po sa ating Dawn Watch. Kahapon po, meron po ako nakausap. Sabi po niya, hindi ko po ito kinukwento ng ganun-ganun lang. Yung kanya pong experience po sa ating Dawn Watch.
Sabi niya isang araw daw po, pumunta daw po siya sa Dawn Watch. And then, sabi niya parang nag-ano pa siya sa heart niya kasi sabi niya, Lord, hindi yung gusto niya po sanang lagi, pero hindi naman po palagi-lagi. And then kung minsan po medyo kalagitnaan na po siya ng Dawn Watch siya kakapunta. Pero sabi niya, pagpasok niya daw po dyan sa main door, may naramdaman po siyang presensya. Diyan po sa may hagdan natin, paakyat po sa ating overflow. And alam niyo po, pagka nandyan po si Jesus, ipapaalam niya na siya yun. And alam niya po na yung nakatayo po doon, ang nandun po, ay si God, si Jesus po. And then na-amaze po ako, sabi ko, syempre alam naman po natin, si Jesus ay omnipresent. Ibig sabihin na wala siya dito, hindi po ibig sabihin na wala siya sa loob. Nandun lang siya sa labas. Hindi dito din po siya sa loob, nandun doon din po siya. Pero bakit niya po pinaramdam ang kanyang presensya sa kanya pagpasok na pagpasok niya pa lang? Sa akin po, ang pangungusap ng Lord, inaantay tayo ng Panginoon. Inaantay po tayo ng Lord sa tuwing araw po ng ating Dawn Watch at tinitingnan ng Lord sino ang dadating sa araw na ito. Kaya po, patuloy po tayong pumunta sa ating pong Dawn Watch. Amen po! Amen! Yun po ay isang privilege na tayo po ay kakatagpuin ng ating Panginoon. Hindi nga tayo nakakapunta ng Malacanang para katagpuin ang ating presidente. Pero dito po, malaya at napakalaking honor na makatagpo po natin ang ating Panginoon tuwing Dawn Watch. Sige po, palakpakan pa natin ang ating Panginoon sa kanya pong kabutihan. And hindi ko po, grabe po talaga nag-uumapo yung kagalakan sa puso ko na Lord, thank you Lord na nandito ka. Nandito ka palagi sa aming kalagitnaan. Malaki man o maliit na gawain, kasama natin ang Panginoon. At sa umagang ito po, bago tayo makinig ng salita ng Panginoon, makakarinig muna po tayo ng isang patotoo na ibabahagi po sa atin ng ating kapatid, si Sister Christina de la Fuente. Ayan po, palakpakan po natin Sister Christina. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagagalak po ba tayo sa Panginoon? Amen! Amen! Amen. Ako po si Christina de la Puente. Tina for short. Ako po ay taga Tumana. Sino taga Tumana dyan? Marami, di ba? Ito po ang aking patotoo. Meron po kaming isang maliit na sari-sari store. Dito po namin kinukuha yung lahat ng aming mga gastusin. Noong una, yung aming tindahan ay napakalakas. Malakas ang benta niya. At doon ay nasasapat na yung aming gastusin sa araw-araw. Lumipas po ang isang taon, humina na po yung benta ng tindahan namin. At hindi na po nasasapat yung mga kailangan namin. So, yung anak ko po, sabi niya, Mama, maghanap na lang ako ng trabaho dahil kulang na yung gastusin natin. So, ang nangyari, ako na po yung nagtinda. Kasama na rin po doon yung mga gawain ko sa araw-araw at sa pag-aasikaso ko sa aking mga apo. Isang araw, dumating na po yung may-ari na po ng pwesto na aming pinagtitindahan. Sabi niya, kukunin niya na raw yung pwesto, kailangan na raw nila. So, nalungkot po ako. Kaya nag-pray po ako kay Lord na sabi ko, Lord, kung win mo po na mawawala yung tindahan namin, yung will mo po, Lord, ang mga masusunod, sabi ko. So, nung June 2023, dumating po yung bagyong si Karina. Sabi, maghapon magdamag,
yung ulan, malakas po ang buhos ng ulan. Kaya yung bubong namin, lalong nasira, lalong nadagdagan yung sira dahil sa lakas ng ulan. So ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng batya para yung turo ng bubong doon na mapunta. Yung nung ano na yon, hindi ako makatulog nung gabing yun dahil nag-aalala ako masyado. Kaya nag-pray ako kay Lord na sana tumigil na yung bagyo. Kaya naano yung ano ko, nabawasan yung pag-alala ko. Noong June 24, dumating na po yung anak ko galing sa trabaho. Sabi niya, suspended daw yung trabaho dahil daw sa lakas ng bagyo. At pinauwi na yung mga trabador. So, ang nangyari, yung anak ko na lang at yung asawa ko ang nag-akyat ng mga gamit doon sa taas namin dahil nag-second alarm na. Yung second alarm na yon, nataranta na po ako. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung bag namin, nilagyan ko ng mga gamit ko at gamit ng mga apo ko. At saka, lumikas na kami dahil tumataas na raw yung tubig. So, nung kinabukasan po, July pala yon, July 25 na, umupa na yung bagyo at yung baha na ano na rin, natuyo na rin. So, ginawa namin, umuwi na kami sa bahay namin at nilinis ko po yung bahay namin. Marami pong gamit na naputikan po. Kaya nilinis ko lahat yun. Noong June 26, patuloy pa rin po ako, July 26, patuloy pa rin po ako naglilinis ng mga gamit namin. At nung araw na yon nagsaing ako dahil talagang oras na ng pagsasaing. Nung nagsaing po ako, nakita ko po, yun na lang po ang huling isasaing ko. Kaya nag-pray ulit ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, alam ko, ikaw ang magbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. So, nung nangyari yung gayon, napaisip ako, sabi ko, kaya pala niloob ni Lord na mawawala yung tindahan namin dahil mas lalo pala akong maghihirap dahil doble-doble ang hahakutin kong mga gamit. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon dahil yung will niya, yun po ang nangyari sa ikabubuti ko. O nung June 26 na yun, nagsaing po nga po ako dahil oras na ng pagsasaing. Wala nga na po kaming bigas. Sa loob-loob ko, marahil ito na ang huli kong pagsasaing. Kaya nag-pray ulit ako sa Panginoon na sabi ko, yun nga, siya ang magbibigay sa amin ng lahat ng aming mga kailangan. At siya ang magpo-provide nito. At hindi niya kami pababayaan. Nung tanghali na po, mga 2 p.m. na po yon, may nag-message sa akin na sabi, pumunta daw ako sa harap ng chapel ng Tumana. At meron daw doon ibibigay para sa mga kapatiran na mga binaha. So, nagpunta naman po ako. Pagpunta ko doon, tuwan-tuwa po ako dahil may dalawa pong bag na bit-bit na ipinibigay sa bawat kapatiran na mga nabaha. Yung isa pong bag, ang laman po niya ay bigas, noodles at sardinas. At yung isang bag naman po, ang laman niya ay sun rocks at saka mga sabon. Natuwa po ako dahil sabi ko, ay salamat po Panginoon, napakabuti-buti mo. Talagang God is good all the time. Kasi po, yung mga labahan ko po, naka-stack lang po dahil wala po akong magamit na sabon. So yun nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil lahat po ng prayer ko, talaga pong dinidinig niya. Talaga pong napakabuti-buti ng Panginoon para sa akin. Noong July 27, natapos ko na po lahat ng labahan ko. At umattend po ako sa Raising Up
a godly generation. Yun po, nagpapasalamat po ako dahil sa Hills of Zion City Church, dahil sa kabutihan niya sa mga kapatiran na lalo-lalo na po sa amin, mga talagang nangangailangan. At nagpapasalamat din po ako sa nag-sponsored sa akin sa Raising Up a Godly Generation, dahil meron po, nag-sponsored po siya para sa akin na para po ako maka-attend sa ganitong event. Salamat, at pinapil ko talaga yung event na yun. Talagang ang mga ano doon, mga kumakanta doon, mga nag-preach po doon, talaga pong tumatagos sa puso ko. Salamat, at meron po tayong Hills of Zion Church na talaga pong nandyan para sa atin. Marami pong salamat. Ito po ang aking patotoo. Naway, ito ay magiging daan para po sa ating buhay na kailangan po nating sumunod sa bawat kautusan ng Panginoon. At ito po ang aking verse na talaga pong tumimo sa aking puso at isipan. Ito po yung Philippians 4:6-7. Sabi po dito na, huwag kayo mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at isipan. Dahil kayo na kay Kristo, at ang kapayapaan ito, ang siyang di kayang unawain ng tao. Totoo po yun. Kahit po tayo nag-alala, kahit po tayo nag-iisip kung paano po ang bukas para sa atin, nandiyan po ang Panginoon, di niya po tayo pababayaan kailanman. Amen po ba? Salamat po, Nanay, sa iyong napakagandang patotoo. At tunay nga po, ang Diyos ay talagang dumidinig sa ating mga panalangin. At sabi nga sa salita ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. No? And sometimes parang hindi natin maunawaan na bakit ito yung mga nangyari. Pero dahil tayo na nalangin at humihingi ng gabay sa Panginoon, kaya tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin, at ang dulo, ang resulta ng kaganapan na ginagawa ng Panginoon ay para sa kabutihan. Amen? At kami natutuwa, ano, and ako'y nabibless sa iyong buhay na talagang ikay nagsusumikap na mapalapit sa Panginoon, purihin ng Panginoon. So ipag-pray po natin si Nanay. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan na pinakita po, Panginoon, at pinaranas sa buhay ni Nanay. Lord, anuman po yung mga nawala sa kanya, dalangin po namin na ito'y ibabalik niyo, Panginoon, ang sobra-sobra pa. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa iyo, pananampalataya sa iyo, at dahil, Panginoon, sa kanyang paglapit sa inyo, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na patuloy siyang pagpapalain. Tigit sa lahat ay mas lalong mapalapit ang kanyang relasyon sa inyo, Panginoon. Makilala ka pa niya ng lubusan. At gamitin niyo rin po ang kanyang buhay, Panginoon, na marami siyang maakay, Panginoon, na kanyang mga kakilala, kanyang makasalamuha, Panginoon, ibang mga tao, na maakay niya patungo sa inyong kaharian at patungo sa katotohanan at buhay na walang hanggan sa kay Kristo Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At ginagawad ko po at dinideklara ang inyong pagpapala, ang inyong blessing sa kanyang buhay. Lord, katagpuin niyo po ang kanyang mga pangangailangan. Bigyan siya ng maayos, Lord God, na kalusugan. Pagpapalain niyo rin po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At dalhin din sila ng mas malapit pa sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless po. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. At ang mensahe po natin sa umagang ito ay napakamahalaga po, napaka-importante po nito, dahil ito po yung
ito po yung magiging batayan, ano, na at the same time ay batayan kung tayo ba ay talagang pagpapalain ng Panginoon. Hindi naman ngayon Valentine's Day, no, pero patungkol sa puso. At mahalaga po ang kondisyon ng ating puso dahil ito po ang nagde-determine kung atin bang masunod ng husto ang kalooban ng Panginoon. And then at the same time, ay ang kondisyon din ng ating puso ang siya magde-determine kung makikilala ba natin ang husto or makikita ba natin ng husto ang Panginoon. At ito rin ang mag-iingat sa atin, ano, na hindi po tayo malihis ng landas dahil ang puso po ng tao ay talagang misteryoso po yon, no? Hindi mo natatanto kung anong nilalaman ng iyong puso at ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya nakakatakot din talaga na isipin, ano, na maging tayo sa ating sarili, actually hindi mo kilala ang sarili mo, no? Sabi niya natin tayong nakakilala sa ating sarili, pero ang totoo niyan, marami pang aspeto at sa iyong puso, kaibuturan ng iyong puso na hindi mo nakikita, no, na ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya ang pamagat po natin ay dalisay na puso. Dalisay na puso. Okay? So ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Kailangan po na panatilihin natin, no, lagi na dalisay ang ating puso or pure ang ating mga puso. So manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na kami muli ay makatunghay ng iyong salita, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami, laki pa ng iyong kapangyarihan at ng inyong biyaya, Panginoon. Lord, kailangan ko rin, O Diyos, ng inyong kapahayagan. At ito po ang aking pagsusumamo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dalisay na puso. Sabi sa Mateo 5:8, mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Dahil makikita nila ang Diyos. So, ang kadahilanan po na mali-mali yung ating mga ginagawa, ang mga kadahilanan po na nalilihis ng landas ang mga tao dahil hindi nila lubos nakikita ang Diyos. So, ito po yung pinaka-central na problema ng ating kondisyon bilang tao kasi tayo'y nahiwalay sa Diyos. Salamat sa biyaya ng Panginoon at tayo'y naiugnay muli sa ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Binalik tayo ng Panginoon sa ating relasyon sa Kanya. Pero, bagamat tayo'y naiugnay na sa Panginoon, ay kailangan pa rin tayong dumaan sa proseso upang sa gayon ay tayo'y makabalik sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, ang lahat, Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ito yung problema natin. Dahil nawala po yung ating estado na kung saan ay originally ay nakikipag-usap tayo sa Panginoon ng mukha, nakikipag-usap sa Eva at saka si Adan ng mukha sa mukha, no? Mukha ng Diyos mismo. So, yung kaluwalhatian na yon, yung ugnayan nila sa Panginoon ay naputol po yon. Okay? So, dahil sa kasalanan. So, ngayon tayo ay napanumbalik sa Panginoon, pero yung epekto po ng kasalanan, no, sa ating mga buhay, sa ating kaisipan, sa ating mga pananaw natin sa buhay, ay kailangan pong ayusin yon. No? Kailangan ayusin hanggang sa malinis ito ng malinis, na malinis na malinis, hanggang sa mawala yung mga nakabara, yung mga nakatakip sa ating mga spiritual na mga pangunawa, pangdinig, spiritual na mga mata, para lubusan nating makita ang kalooban ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang wangis ng Diyos, ang katangian ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at lahat ng patungkol sa Diyos ay kailangang makita natin ng lubusan upang sa gayon tayo'y makabalik doon sa tinatawag nating pagiging ganap. So, ang isang solution po doon, no, ay dalisay na puso. Dalisay, kailangang linisin ang ating mga puso kasi maraming mga nakabara, maraming mga hadlang. Kaya sabi niya doon, mapalad ang taong may malinis na puso
dahil makikita nila ang Diyos. O di kaya, dahil makikilala nila ang Diyos. O di kaya ay mararanasan nila ang Panginoon. Okay? So, paano makamtan ang dalisay na puso? Okay? Unang sagot. Dalawang kasagutan lang dito kung paano makamtan ang dalisay na puso. Pananalangin. Okay? Pananalangin. Sa pamagitan ng ating panalangin. Ito'y isang panalangin. Hindi lang isang simpleng panalangin ito. Hindi ito'y isang panalangin na paghingi lang ng mga pangangailangan natin. Ang unahin muna nating i-secure ay yung ating puso bago nga tayo lumapit sa Panginoon at humingi ng mga pangangailangan natin, ay una muna nating siyasatin ang ating mga puso dahil hindi tayo pwedeng lumapit sa presensya ng banal na Diyos na may maruming puso. Kaya lang tayo makakalapit kapag tayo'y nanalangin at humingi ng tawad sa ating mga panalangin. So, yun lang po yung tanging entrance natin para makapasok sa kabanal-banalang dako ng Diyos kahit makasalanan tayo ay sa pamagitan ng ating pananalangin na may tema ng pagsisisi. Yun po yun. Pero kung lalapit ka sa presensya ng Diyos na walang tema ng pagsisisi, walang tema ng paghingi, ng pagbabagong, ng pagdalisay ng ating mga puso, ay hindi po tayo pwedeng makapasok sa presensya ng Panginoon dahil ang Diyos ay banal. Kaya nga andyan ang banal na dugo ng Panginoong Jesus, no, na siyang nagtatakip sa atin. Pero ang banal na dugo ng Panginoong Jesus at ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo ay magkakaroon lang ng epekto sa ating mga buhay kung ating sampalatayanan ang ginawa ng Panginoong Jesus at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Yun po yung dahilan, no, na bakit tayo nakakalapit sa Panginoon at ginagawa tayong matuwid ng Panginoon kapag tayo'y nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap natin ang Panginoon at sinampalatayanan ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sinabi doon sa Salmo 51:5-7, sabi niya, ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang. Kahit noong ipinaglilihi pa lang ako, ang nais niyo ay isang pusong tapat. Kung kaya't ipagkaloob niyo sa aking kaloob-looban, ang karunungan. Linisin at ugasan niyo ako sa aking mga kasalanan upang lubos ang luminis ang puso't kaluluwa ko. So ito yung una, no? Ito yung unang i-secure po natin sa ating paglapit sa Panginoon, sa pananalangin. Ito'y may tema ng realisasyon na tayo ay hindi karapat-dapat, na tayo ay may maruming puso, tayo ay nakakagawa ng kasalanan, no, likas sa atin ang pagiging makasalanan. Kaya kahit na mga Kristiyano na nga tayo, ay nakakagawa pa tayo ng mga mali-mali, nakakagawa tayo ng hindi tama. Bakit? Kasi yung kasalanan ay talagang patuloy natin itong ginagapi sa ating mga buhay. Tayo'y pinatawad na ng Diyos, no? Pinatawad na tayo ng Panginoon 100%, pero yung epekto ng kasalanan, yung influence ng kasalanan, no, ay kailangan paglabanan natin yan. Kasi nga, mula nung tayo bata pa hanggang sa tinanggap natin ng Panginoon, ay naging habit po natin ang gumawa ng mali, naging habit po natin ang gumawa ng kasalanan. Kaya kahit tayo mga Kristiyano na, napansin ninyo, marami pa rin tayong kahinaan na kailangan mapaglabanan yon, no? So kaya kailangan dapat sa paglapit natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng may malinis na puso. Lord, linisin mo ang aking puso. Tinatanggap kita. Ako'y sumasampalataya, Panginoon, sa iyo. Pero Lord, marami akong struggle. Nag-struggle ako. Lord, nakakapag-isip pa rin ako ng hindi tama. Bigyan mo ako ng dalisay na puso. Kristiyano na ako, pero nagagalit pa rin ako. Lord, Kristiyano na ako, pero sometimes parang ang hirap magpatawad. No, Kristiyano na ako, Panginoon, pero talagang nangungupit pa rin ako. Lord, Kristiyano na ako, pero nakakagawa pa rin ako ng hindi tamang mga bagay. Panginoon, maawa ka, mahabag ka sa akin. Create in me a clean heart. Bigyan mo ko ng isang dalisay na puso. Amen?
Kristiyano na ako, Panginoon, pero bakit nakakagusto pa rin ako sa mga may asawa na? Oh, yun. So, dalisahin mo ang aking puso, Panginoon. Lord, Kristiyano na ako, pero bakit ito pa rin yung aking pagnanasa? Realidad ba o hindi ang aking sinasabi? Totoo ba o hindi ang aking sinasabi? Totoo yon, kasi nakakaranas tayo ng ganong mga struggles. So, pananalangin. Pananalangin. Pananalangin na may temang pagsisisi. Amen? So, dalisayin mo, O Diyos, ang aming mga puso. Dalisayin mo, O Diyos, ang aking puso. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ayaw ko, Lord, na mabulid sa kasalanan ito. Linisin mo ang aking puso. Yon. So, ang pangalawang sagot ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Mamuhay ayon sa salita ng Diyos. So, ito po yung pangalawang sagot. No? Ano ba ang naglilinis sa atin? Kaya sabi ko kanina, mga Kristiyano na tayo, pero nakakapag-isip pa rin tayo ng hindi tama, kuminsan, at nakakagawa pa rin, na kahit kuminsan, alam na natin na mali, nagagawa pa rin. So, ano po ang kasagutan nito? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang siyang naglilinis sa atin, sabi ko kanina, ay mayroon po tayong mga na-develop na mga habits po natin, mga kaugalian po natin. Pero ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang tubig. Ito'y tayo'y nililinis, no? At makita po natin doon sa Efeso na nililinis tayo ng salita ng Panginoon upang tayo'y magiging isang parang babaeng ikakasal sa Panginoon na malinis, no? At maluwalhati. Ika nga. Ngayon, sabi dito, ang salita ng Panginoon ang siyang maglilinis ng patuloy na maglilinis ng ating mga puso. So, sabi dito sa Psalm 119 verse 9 and then 11, sabi niya, paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Kasi nga, sabi nga natin, ang mga kabataan ay mapusok, mapusok. Bakit mapusok? Eh kasi dati din tayo naging kabataan. Naranasan natin yon. Eh kahit na nga mga matatanda na, mapusok pa rin. Ang pagiging mapusok ay hindi pinipili yon ng edad or ano. So sabi niya dito, paano mampanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. At ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ang salita ng Diyos, ang Word of God, ang siyang magpupurify ng ating mga puso. At sasabihin ng salita ng Panginoon, hindi tama yan. Hindi yan gawain ng isang tunay na anak ng Diyos. Hintuan mo na ang gawain na yan. Hindi ka nakikita ng iyong cell leader, hindi ka nakikita ng iyong discipler, hindi ka nakikita ng iyong pastor, hindi ka nakikita ng iyong mga kapatiran, pero nakikita kita kung ano ang iyong ginagawa, no? Kaya kailangan sumunod ka sa aking salita. Kaya kailangan dapat magbulay-bulay alamin ang salita ng Panginoon, dahil ang salita ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin kung ano ang tamang Kristiyanong pamumuhay. Pamumuhay ng isang tunay na anak ng Diyos. Okay? Kasi kailangan dapat ang ating pamumuhay ay tumugma doon sa ating pangalan na Kristiyano. No? Kasi parang hindi yata nababagay ang pangalang Kristiyano pag tinignan ng tao, tayo'y Kristiyano, pero hindi nababagay at hindi umaayon sa nakikita nilang pamumuhay natin. So, hindi po yun tama, no? Kaya, mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ang siyang magdadalisay ng ating mga puso ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang sa tayo'y maging ganap. Okay? Tayo'y maging ganap or maging perfect. Ang other word for perfect ay mature. Okay? Ano po ba ang description ng isang mature? Ang isang mature
ay alam niya kung ano ang tama at mali. Okay, maraming mga tao, oh, may yung iba, oy, ang cute naman, inosente, napaka-inosente. Pero inosente siya pero hindi siya mature. Okay, magkakasala pa rin 'yan kasi nga inosente, hindi niya alam kung ano na yung kanyang pinagagawa, yan ganyan. Pero ang isang taong mature ay alam niya kung ano exactly ang tama at mali at alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi, at mas pinipili niya ang tama. Pinipili niya ang kalooban ng Panginoon versus doon sa mga bagay na hindi tama. Yun ang mature. At nagagawa niya ito ng tuloy-tuloy. Okay? Hindi lang kahapon. Hindi lang ngayon. Kundi tuloy-tuloy. At mas pinili niya na mamuhay 100% by the grace of God sa salita ng Panginoon. Kaya? Pwede? Oo. Kaya. Pwede yon. Okay? Nasa sa atin ang pagpili. So, ano naman ang mga pagpapala kapag tayo'y may dalisay na puso? Ay, napakaganda. Napakaganda ng mga blessings kapag tayo'y may dalisay na puso. Sa unang pagpapala, ay sila'y makadako sa presensya ng Diyos. Masarap ba ang tayo'y nasa presensya ng Diyos? Diba? Ito po ang dahilan na bakit tayo pumupunta sa simbahan. Bakit? Dahil nga tuwing tayo'y sumasamba, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. At kapag tayo'y nasa presensya ng Diyos, anong nararamdaman ninyo? Sabi nilang, ang gaan-gaan ng feeling. Ang gaan-gaan daw ng feeling. Ano bang nararanasan natin kapag tayo'y nasa presensya ng Diyos? Ay, kapatid, grabe. Doon ka nakakasumpong ng tunay na kapayapaan. Doon ka nakakasumpong ng tunay na kagalakan. Diba? Kahit gaano kagulo ang buhay, kahit gaano katindi yung problema natin, kapag andan tayo sa presensya ng Panginoon, ramdam na ramdam mo na hindi ka nag-iisa. Ramdam na ramdam mo na ang Panginoon ay talagang niyayakap ka. At ramdam na ramdam mo, rinig na rinig mo ang pangungusap ng Panginoon kung gaano kanya kamahal. Amen? Kaya nga, makita mo ang tao, makikita mo yung pagkakaiba ng tao na palagi sa presensya ng Diyos kaysa sa pangilan-ngilan lang or kung kailan lang. Okay. So, nakakita na ba kayo ng Kristiyanong mukhang ampalaya? Ibig sabihin yun, hindi yun madala sa presensya ng Diyos. No? Mukhang ampalaya. Masarap ang ampalaya yung anong gulay. Pero yung mukha, wag. Okay? Now, pero nakakita na ba kayo ng mga Kristiyanong laging sariwa at talagang fresh na fresh? Amen. Amen, laging bagong buhok, di ba? Hallelujah. Di ba? Every time na makita mo, masaya. Makita mo yung, yes, may problema. Problema, may problema. Lahat naman ng tao may problema . Pero ang pagkakaiba ng mga Kristiyano, pagkaharap mo, may pag-asa. Yung maririnig mo ay kalakasan, no? Hindi marites. Hindi yung kaharap mo, mas lalong nadagdagan pa problema mo. Ang sarap kayo ng kausap ng mga Kristiyano, amin po ba? Masaya po ba kayo na yan ang katabi nyo? Ah, kaya pala may pagitan na isang upuan sa tabi nyo . Ang saya kaya? Amen ba? Nag-enjoy ba kayo sa company ng mga kapatiran? Di ba? Napansin nyo hindi kayo tumatanda? Always, andun, ang saya. Kaya tingnan niyo yung mga kapatiran, parang halos ayaw na maghiwa-hiwalay, di ba? No? Napansin niyo yon? Kapag nagtitipon tayo, kaya nga natawag namin yan Station of the Cross . Usap-usap dito, tapos pag umabanti lang yan ng mga 5 metro, usap-usap ulit. Halos hindi na magkahiwa-hiwalay. Bakit? Kasi nga dahil doon, no, taglay ng bawat isa ang presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, doon kayo sumama sa mga may daladalang mga presensya ng Diyos, ha?
Yun lagi yung kausap niya, huwag niyong tabihan yung mga mukhang ampalaya. Yan, presensya ng Panginoon. At sabi niya doon, ang dalisay, may dalisay na puso ay, wow, kinalulugdan ng Panginoon. Sabi doon sa Salmo 24, verses 3 to 6, sabi niya, sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? Ay, ito po yung banal na presensya, kabanal-banalang dako ng Panginoon. Sabi niya, at sino ang maaaring tumungtong sa kanyang banal na templo? Makakatungtong ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso. Ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Pagpapalain siya at ipapawalang sala ng Panginoon, ang Diyos na kanyang tagapagligtas. Iyan ang mga taong makakalapit at sasamba sa Diyos ni Jacob. Ang may malinis na puso. Amen! Ay purihin ng Panginoon. Kaya ang ginagawa po natin, no, pag alam natin na tayo, dami nating mga karga-karga, mga mali-maling mga gawa. Kaya pagpasok natin, pagpunta po natin, pagdako natin sa presensya ng Panginoon sa pananambahan, ang una nating ginagawa, itinataas natin ating mga kamay, Panginoon. Surrender po ako, sinusuko ko po ito, Lord. Linisin niyo po ako. Dahil nais kong lumapit, Panginoon, nais kong dumako sa inyong presensya, na inyong banal na presensya. Lord, linisin niyo po ako, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po, Panginoon, inaamin ko po na ako'y, Panginoon, makasalanan. Lord, pero nais ko na lumapit sa iyong presensya. Lord, linisin niyo po ang aking puso. Ayon, at mamuhay ng tuloy-tuloy doon sa may malinis na puso. Panatilihin, hindi yung dito lang tayo sa loob ng simbahan, malinis ang puso, paghakbang mo pa lang doon sa pintuan, hindi na malinis. Hindi ganun. Kailangan, kung ano po tayo dito sa loob ng simbahan, nilinis tayo ng Diyos, dalhin po natin ang dalisay na puso sa araw-araw nating pamumuhay. At ito'y kinalulugdan ng Panginoon. At sabi niya doon sa Hebrews chapter 12 verse 14, pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay niyo, hindi niyo makikita ang Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina na ang dalisay na puso ay kailangan tuloy-tuloy po 'yon. Ang tawag doon, ang resulta po, kapag tuloy-tuloy na pinanatili natin ang dalisay na puso, ang tawag doon, kabanalan. Yun po yun. Ang kabanalan ay tuloy-tuloy na pamumuhay ng may dalisay na puso. Yun po yung resulta niya. So sabi niya doon, hindi natin makikita ang Diyos kapag walang kabanalan sa buhay natin. Yan. Kaya nais po ba natin na marating yung kalagayan na kung saan ay kahit saan tayo ramdam na ramdam mo ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Yun po yung nais ng Panginoon. Yun din po yung dinidesire ng Panginoon para sa atin. At alam niyo po ba nga mga kapatid, ang katotohanan nito, kung ano po katindi ang presensya ng Panginoon sa loob ng simbahan, ay ganun din po katindi ang presensya niya kahit kayo'y nagmamaneho ng inyong sasakyan. Kapag tayo'y namumuhay sa kabanalan, kahit na naglalakad ka dyan sa kalsada, ramdam mo ang presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi nananatili ang presensya ng Diyos doon sa mga namumuhay ng may kabanalan. Yun po yun. Kaya panatilihin ang kabanalan sa ating mga buhay. Alam nyo, ang presensya ng Diyos ay hindi lang nakatagal kundi hindi mo siya pwedeng ihalo sa kasalanan. Okay, ulitin ko ha. Ang banal na presensya ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi mo siya pwedeng ihalo sa kasalanan. Hindi po 'yun pwede, no? Ngayon, pag tayo'y nilinis ng Panginoon, para po tayong mga sisidlan nung pumasok po tayo dito, para po tayong mga
lalagyan, mga sisidlan, at pinuno po tayo ng banal na presensya ng Panginoon. So, dala-dala po natin yun. Kaya nga, di ba, ang saya kapag tuwing nagsisimba tayo, ramdam mo yung kapayapaan, yung kaginawaan, lahat yun. Ramdam mo yung kagalakan, kasiglahan, dulot yan ng banal na presensya ng Panginoon. Mga iilan lang yan ng mga resulta ng presensya ng Panginoon sa atin, ng banal na presensya ng Panginoon sa atin. Pero alam niyo po ba, na kapag tuwing may nagagawa tayo ng kasalanan, ay yung sisidlan na yan ay binubutas po yun. Nabubutas po yun. No? Isang kasalanan, isang butas, another kasalanan, butas, hanggang sa, di ba napansin ninyo, pagdating na ng Sabado, lupay-pay na. Pag hindi natin na-maintain yung dalisay na puso sa ating mga buhay, kasi nga, yung bawat kasalanan ay nagdudulot ng kabigatan. Nag-a-agree po ba kayo na kapag kayo tayo nakagawa ng hindi tama, ang bigat ng pakiramdam? So, yun po yun. Isang butas po yun doon sa sisidlan. Dito, pinuno tayo ng Panginoon. Well, nag-o-overflow po tayo. Pero paglabas po natin dyan, huwag nating ihayaan na butasan po tayo ng kasalanan. Dahil aagas po yun, ang aagas hanggang sa anong mangyari sa atin. So sabi niya dito, no, ay para makita po natin ng lubusan ng ating Panginoon, para maranasan po natin ng ating Panginoon araw-araw sa tuwi-tuwi na, no, sa bawat sandali, sa lahat ng sandali, ay kailangang mamuhay sa kabanalan. So panatilihin ang dalisay na puso. At kapag ginawa po natin yan, mananatili po ang presensya, ang banal na presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mapapansin niyo may mga pagkakaiba-iba po talaga ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyanong hindi namumuhay sa kabanalan, makikita niyo po yun talaga, yung uri ng kanilang pamumuhay. Pero pag mapansin po ninyo, may mga Kristiyano talaga na namumuhay ng may dalisay na puso at namumuhay ng may kabanalan, ramdam na ramdam nyo ang presensya ng Panginoon sa mga taong ito, kasi pagkausap mo pa lang ang taong yan, ay talagang kinikilabutan ka na eh. Parang kaharap mo ang Diyos. At bawat sinasabi niya, tumatagos sa puso mo. Amen po ba? So ito po yung nais ng Panginoon na tayo makapanatili sa kanyang presensya. At sabi niya dito, another blessing, isang blessing pa po ng dalisay na puso. Nakakapaghandog ng tunay na pagsamba. Nakakapaghandog ng tunay na pagsamba. At sabi doon sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Alam niyo, ang pagtaas ng ating mga kamay dito at ating pag-awit, isang pagsamba din po yan. Pero it's more of a thanksgiving. It's more of pagpapasalamat sa ating Panginoon. Nagbibigay ka, nagbabalik ka ng iyong appreciation, nagbibigay ka ng iyong pasasalamat sa Panginoon, at ang pagbibigay ng pasasalamat ay pagsamba din po yan. Pero alam niyo po ba kung ano ang tunay na pagsamba na talagang kinalulugdan ng Diyos ng lubusan? Ang dalisay na puso. Ang pamumuhay na banal. Iyan ang tunay na handog na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Pero huwag din nating isantabi at huwag po nating ihinto yung pagtaas ng kamay, kasi that's the least. At least, yun ang pinakamadali actually. Yun ang pinakamadali sa lahat ng uri ng pagsamba. Ang pagtaas ng kamay, ang siyang pinakamadali. Pero alam niyo ba, maraming mga tao na hindi nga nila maitaas ang kanilang mga kamay? Akala ko ba'y Kristiyano tayo? Akala ko ba'y nananampalataya ka sa Panginoong Yesus? Akala ko ba'y
ina-acknowledge mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, pero bakit ang pagtaas lang ng kamay eh, hindi mo magawa? Isang simpleng bagay, wala namang bayad. Right? Wala namang multa. Right? Pero hindi nagagawa ng iba, pero alam nyo, yun yung pinaka, ano nga yun, the least eh, na pwede natin gawin. Pero ang pinaka, ang mas matindi na pagsamba na hinahanap-hanap ng Diyos ay ang mga buhay na banal. Sabihin niya po natin, buhay na banal. So, mamuhay kayo sa kabanalan dahil ito ang tunay na pagsamba. So, ang dalisay na puso ay isang tunay na handog sa Panginoon na kinalulugdan ng Diyos. Hallelujah. At sabi dito, tingnan po natin ha, at ito po ang sasagot doon sa malaking katanungan ng marami, yung kwento patungkol sa kay Cain at saka kay Abel. Naalala ninyo yung kwento ng Cain, ni Cain at saka ni Abel? Sino nga yung pumatay kay Abel? Siyempre si Cain, kasi dalawa lang naman yun eh. Oh. Okay. Now, bakit nga ba pinatay ni Cain si Abel? Magkakapatid to eh, no? Bakit nga ba pinatay ni Cain si Abel? Kasi nga, ang kwento ay naghandog sila, di ba? So, naghandog sila. Imagine nyo, naghandog. Ang handog ay pagsamba po yon. So, naghandog sila sa Panginoon. Si Cain ay naghandog ng prutas. Kasi siya ay magsasaka. So, naghandog siya ng prutas. Pero si Abel, dahil siya ay pastol, ay naghandog siya ng tupa. And ang naging resulta po noon, naging katanggap-tanggap ang handog ni Abel. Pero ang kay Cain ay nireject ng Panginoon. Ano nga ba talagang dahilan doon? No? Ano nga ba ang tunay na dahilan? So, diretso lang po tayo. Marami yan, malawak po yan, no? Usapin ng pagsamba. Pero diretso lang po tayo doon. Ano po ba ang dahilan na bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang handog ni Abel? Handog ni Cain? Alam niyo po ba? O, diretso na po tayo sa sagot kasi wala na tayong oras. Dahil sa kondisyon ng kanyang puso. Hindi tama ang kanyang kondisyon ng puso niya. Si Cain ay wala siyang dalisay na puso. Wala siyang dalisay na puso. Hindi tama ang nilalaman ng kanyang puso. At dahil hindi tama ang nilalaman ng kanyang puso, lahat ng kanyang ginagawa ay apektado. Until such time na dahil hindi tama ang kondisyon ng kanyang puso, maging ang kanyang handog ay hindi naging tama. So ibig sabihin, ingat po tayo dahil ayon sa kondisyon ng ating mga puso, yun ang mga ginagawa natin. At akala natin ay tama ito dahil ginagawa din naman natin para sa Panginoon, pero dahil mali, hindi tama ang kondisyon ng ating mga puso, ang akala nating tama, hindi siya tama. Apektado lahat ng ating mga ginagawa. Pag marumi ang puso, ano ang mga gawain? Marumi din. Okay? Now, tingnan po natin. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inhandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot. Sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya, tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka dahil hindi mabuti ang ginawa mo. Dahil hindi mabuti ang ginagawa mo. Ang kasalanan ay maghahari sa iyo sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito. So in other words, sinabi ng Panginoon, hindi tama ang iyong ginagawa. Bakit hindi tama ang kanyang ginagawa? Kasi hindi nga dalisay ang kanyang puso. At malaman natin na hindi dalisay ang kanyang puso, hindi tama ang kanyang puso. Kasi nga, nung sinabihan siya ng Panginoon na hindi tama ang iyong handog, anong reaksyon niya? Instead na magsisi, instead na magsabi, ay Panginoon, pasensya na po kayo. Lord, I'm sorry po. Patawarin niyo na po ako, Panginoon. Palitan ko na po yung aking handog. Yan ang isang dalisay na puso. Pero hindi. Ano nangyari? Hindi muna nagalit. Sumimangot muna.
Sumimangot tapos nagalit, pero ang matindi doon, yung kanyang galit ay nagbunga ng pagpatay sa kanyang kapatid. So ibig sabihin mga kapatid, ang dalisay na puso ay napakahalaga po nito. Kasi tuturuan ka nito, gagabayan ka niya ng tamang pagsamba, tamang mga gawain. Kasi maraming mga tao at sinasabi nila, para din naman sa Diyos ito. Ginagawa ko naman ito, para naman ito sa kaharian ng Diyos eh. Ito nga, ginagawa ko rin ito. Nagsiserve din naman ako sa Panginoon. Pero makita mo, di ba, instead na magbuo siya ng kaharian ng Diyos, hindi eh, nagwawasak siya eh. Hindi mo din, di ba, napapansin niyo, maraming nagtatayo ng simbahan. Nagtatayo ng mga simbahan, right? Nagpapastor or maglilingkod sa Panginoon, nagtatayo ng simbahan. Pero tingnan mo, sa ano ang pinagmulan ng gawain na yan? Hindi, ang ginawa ay talagang baga namingwit sa loob ng aquarium. Winasak ang ibang simbahan para magkaroon siya ng sariling simbahan. Napansin nyo? Yan po ang isang classic na halimbawa lang. No? Hindi po mag-justify kung anong resulta. O tingnan mo ang resulta, di ba? O nagkaroon ng simbahan na dito. Pero ang tanong is, paano sinimulan? Ano ang motibo? Ano ang puso na meron doon sa gumawa at nagsimula noon? Yan ang classic na example ng handog ni Cain. Para din sa Panginoon, pero ang question is, katanggap-tanggap ba sa Diyos? Pwede talaga na sa mata ng tao, katanggap-tanggap. Sa mata ng marami, katanggap-tanggap. Pero sa mata ng Diyos, ay nakikita ng Panginoon ang kondisyon ng puso ng tao. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mukhang tama naman yun. Hindi. Ang Diyos ang nakakita ng kaibuturan nito. At the end of the day, ay hindi magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So, ano po ang solusyon? Sa lahat ng oras, maging gawain man ito ng Panginoon, or gawain natin para sa ibang mga tao, or maging gawain natin doon sa loob ng opisina, at maging doon yung ating pagtrabaho doon sa ating pinagtatrabahuan, no? Sa lahat ng ginagawa natin, panatilihin ang dalisay na puso. Kasi pag dalisay ang ating puso, lahat ng ating ginagawa, spiritual man o practical man, ay magiging malinis at magiging maayos. Diba? Napapansin niyo pag may dalisay na puso, kung minsan hindi mo na kailangan niyang igiit eh. Sabi mo, mukhang ito sana ang nararapat gawin, pero dahil nakikita mo na, ay nako, ikakasama ng tao ito, kaya hahanap na muna ako ng ibang panahon. Kasi hindi pa siya handa, hindi pa nararapat. Kaya ko pang mag-antay. Antayin ko muna ang takdang panahon. Hindi ko siya pipilitin. Sagutin mo ako, hindi, shotgunin kita. Oh. Hindi, pag-antay ako. Pagtitiyagaan ko. Hanggang sa matutunan niya akong mahalin. Di ba? Dalisay na puso. Dalisay na hangarin. Handang maghantay. Handang magsakripisyo. Amen? Hindi na mamuwersa. Hindi na mimilit. Sagutin mo ako, Christian ako. Sagutin mo ako, leader mo ako. Mga ano lang yan, mga example na malabong example. Malabong nangyayari yan. Makalangit na karunungan, okay? So, makalangit na karunungan. Isang pagpapala pa po ng dalisay na puso, makalangit na karunungan. Sabi niya, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Right? Ulitin ko, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Bakit? Balik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Kawikaan chapter 16 verse 2, inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakapaghusga kung ano talaga ang ating
ay yun. Yun yung sinasabi natin kanina. Lahat yan ay inaakala. Lahat ng tao ay nag-aakala. Lahat ng ginawa natin dahil inakala natin na yun ang tama. Tama nga ba? Yun, tama yun. Kasi yun nga yung inaakala natin. Pero doon sa lahat ng ating mga ginagawa, ano nga ba talaga ang dalisay doon? Kasi kahit na nga may mga Kristiyano na mayroon pa rin mga motibo eh. Oh, bakit sa lahat naman ang bibisitahin doon, bakit si sister pa talagang bibisitahin mo? May motibo ka eh. Oh, oh brother, oh, di ba? Mm. Marami namang mga kapwa mo, mga binata doon na yun yung i-follow up mo. Yun yung anuin mo. E, bakit talaga si sister talaga? Noon late ka eh. Ngayon grabe ang aga mo eh. Bakit? Andiyon kasi yung crush mo eh. Brother, yung motibo mo ha. Ayun, ganon. Kahit yung mga ganong mga bagay nakakatawang isipin, pero totoo yun. Doon sa ating pagkikipagsalamuha, sa mga transactions po natin, kahit mga kapwa tayo Kristiyano, ano nga ba talaga ang motibo? Brother, ano nga ba talaga? Sister, ano nga ba talaga? The motive behind. Kahit sabihin natin, akala ko, inakala ko, iniisip ko, tama, ito yung tama, ito yung tama. Pero, brother, ang motibo pa rin ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya ito yung sasagot kanina, o di ba nagkaroon na ng ganitong gawain? O di ba nagkaroon ng ganitong ganyan? No, you cannot justify that. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon is the motive behind. Amen? Yung motibo. At ang matindi sa motibo, Diyos lang ang nakakita nito. Kaya lahat ng tao, kumbinsido, tama ka. Until sa time na ang Diyos nagsalita, sabi ng Diyos, hindi ka nakakatago sa akin. Ako lang ang nakakita, mali ang motibo mo. May motibo ka. Okay? At sabi dito, no? Ang magandang halimbawa din dito si Saul, no? 1 Samuel 15:22, sabi, sumagot si Saul, pero sinunod ko ang Panginoon. Pero sinunod ko ang Panginoon. Ginawa ko ang inuutos niya sa akin. Binihag ko si Agag, ang hari ng mga Amalekita, at nilipol ko ng lubusan ang mga tao sa nasakupan niya. Pagkatapos kinuha ng mga sundalo ko ang pinakamagandang tupa, baka at mga bagay-bagay na nasamsam sa digmaan na nakatalagang wasakin ng lubos. Dinala nila ang mga ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon na inyong Diyos. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog niyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa handog. Ang pagkikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawan ka rin niya bilang hari. Aba, di ba? Ihandog ko naman ito, Panginoon. Ito nga o, yung mga matatabang mga tupa na ito, talagang ihandog yan para sa Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Obedience is better than sacrifice. Kasi yung mga sinasabi mo, na gagawin mo para sa Panginoon, nakikita ko ang motibo mo. Ang motibo mo ay kasakiman. Nasilaw ka. Sa salapi, nasilaw ka sa mga material na mga bagay na yan. At tapos sabihin mo, handog naman ito para sa Panginoon. Ah, mali. So ibig sabihin, pag hindi dalisay ang puso, ay siguradong magriresulta ito ng hindi tama. Ulitin natin, sa ating mga buhay, kapag hindi dalisay ang ating mga puso, ay siguradong magriresulta ito ng mali. Magriresulta ito ng hindi tama. Kaya dito nagsisimula ang lahat. Ang dalisay na puso, ang siyang pinakamatibay na batayan na pundasyon ng lahat ng ating mga ginagawa. Kung ang gagawin ba natin ay tatagal o di kaya ay kalugod-lugod sa Diyos o hindi. Magsisimula po yon sa dalisay na puso. Amen? Kaya maraming mga tao na ayoko na sa mga Kristiyano, hindi naman mga plastic, mga Tupperware. Bakit?
Bakit sila nasaktan? Bakit sila natisod? Dahil doon sa mga kapwa Kristiyano na walang dalisay na puso. Hindi malinis ang motibo. So sabi doon sa Kawikaan 6:1, kaya ito, nahadlangan tuloy ang pagpapala ng Panginoon. Ito yung dahilan na sa abag ng Diyos, hindi na lang, hindi pinapahintulutan ng Diyos na matuloy ang mga ginagawa natin. No? Just to protect us. Bakit? Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Kawikaan 16:1. Kaya ang dalisay na puso ay mahalaga. Next, sabi niya, last, panghuli, kalayaan mula sa gapos ng kadiliman at kasalanan. Isang pagpapala ng may dalisay na puso is that ito'y bibigyan ka, ito'y magdudulot ng kalayaan mula sa gapos ng kadiliman at kasalanan. Sabi niya, mamuhay akong may kalayaan dahil pinagsisikapan kong sundin ang inyong mga tuntunin. So ulitin ko, ang dalisay na puso ay resulta po ito ng pagsunod sa salita ng Diyos. At dahil sabi niya, mamuhay akong may kalayaan dahil pinagsisikapan kong sundin ang inyong mga tuntunin. Kalayaan saan? Kalayaan sa mga gapos ng kadiliman at kasalanan. Yung mga bagay-bagay na nakagapos sa atin. Kahit na yung mga paniniwala, mga prinsipyo natin sa buhay, ay akala natin tayo'y tama at pinaglalaban pa natin. At ito rin ang ginawa ng mga reliyoso, ng mga pariseyo, no? Na talagang naninindigan sila, talagang pinatayuan nila na ito talaga yun, ito yung tama yun. Hanggang sa ang Panginoong Jesus na mismo ang tagapaglikha ng langit at ng lupa at guro ng mga guro at naglikha ng sangkatauhan ang nasa harapan nila ay talagang hindi na nila paniniwalaan. Bakit? Kasi nga, ang kanilang mga puso ay nakagapos sa kadiliman. Dahil ang mga taong ito, bagamat mga reliyoso, pero hindi nadalisay ang kanilang mga puso. At nakita na, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoong ang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Bakit niya sinabi ito? Kasi ang mga Hudyo ay mga reliyosong mga tao, ngunit sila'y nakagapos sa kanilang sariling paniniwala. Okay? So sabi niya, kailangan ng puso ng mga taong ito'y dalisayin, linisin, upang sila'y tuluyang maging malaya. Malaya sa mga mali nilang paniniwala. At sabi dito, another na kalayaan, Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. Kalayaan sa paggawa, no, ng kalooban ng Panginoon. Malaya po tayo, pinalaya na tayo ng Diyos. Subalit ang kalayaan na ito ay hindi para bumalik at gawin uli ang mga gawaing mga masama. At kaya ang resulta po nito, sabi ni Job 31:1-4, sabi niya, ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako titingin ng may pagnanasa sa isang dalaga. Ano po ba ang isang sanhi ng karumihan sa puso ng binata? Yung pagnanasa. Pagnanasang makalaman. Pero ang dalisay na puso ay magre-resulta po ito ng kabanalan sa puso ng binata, sa puso ng isang tao. At sabi niya, ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako titingin ng may pagnanasa sa isang dalaga. Kaya nga, pag madalisay ang ating mga puso, tayo'y pa lalayain sa mga pornography, sa mga malalaswa na mga panuurin o malalaswa na namang mga bagay, dalisay na puso. Pure heart. So ito po yung desire na Panginoon, panatilihin niyo pong malinis ang aking puso. At ayaw ko, Panginoon, na madungisan ito. At sabi niya, hindi ba't kapahamakan at kasawian para sa mga gumagawa ng kasamaan? Alam ng Diyos ang lahat ng aking ginagawa. Okay? So, and then, Psalm 119:14, nagagalak akong sumunod sa inyong mga katuruan, higit pa sa kagalakang dulot ng mga kayamanan. Pagdalisay po ang ating mga puso, hindi ang kayamanan ang siyang nagkokontrol sa atin. Ito po yung problema. Pag hindi dalisay ang ating puso,
kayamanan at material na mga bagay ang siyang ating dinidiyos. Yun po yung naging number one sa ating mga puso. Kaya nga, di ba, maraming nanluloko, maraming scammer, no? At problema pa talaga kung yung Kristiyano na ay lukuhin niya pa yung kanyang kapwa Kristiyano, oh, anong mangyari doon? Ede, ang kayamanan ang kanyang naging Diyos. Ibig sabihin, ang taong ito ay kailangan madalisay ang kanyang puso mula doon sa mga hangaring hangarin, no, na yumaman sa mga material na mga bagay sa hindi tamang paraan. So, dadalisayin ang ating mga puso mula sa mga material na mga bagay. Sabi ni Timoteo, no, ni Apostle Pablo sa kay Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. So ang dalisay na puso, ililinisin tayo doon, no, sa paghahangad ng or pagnanasa sa kayamanan o pagnanasa sa pera hanggang sa makalimutan na natin ng Diyos at ipagpalit na natin ang kalooban ng Diyos, no, ang pagkatawag ng Panginoon, ang layunin ng Diyos, ang pinapagawa ng Panginoon sa atin dahil dito. So ano doon, anong dahilan? Dahil nga hindi malinis ang puso. So ito ang ating tugon sa Panginoon. Psalm 51 verses 1 and 2 and then 10 and 12, sabi niya, O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan ninyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos. At bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling. At ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo pong po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang nararamdaman ko noong iniligtas niyo ako. At bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Ito pong magiging tugon natin. At ano pong magiging resulta nito? Ito yung sinabi ni Job. Noon ay naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo. Kinakausap niyang Panginoon. Pero ngayon ay nakikita ko na kayo. So hayaan natin ipapalinis natin sa Panginoon na ating mga puso. Panginoon, bigyan niyo po kami ng malinis na puso. Lord, wasakin niyo po yung mga nakagapos sa aming mga puso. Wasakin niyo po, Panginoon, yung mga masasama naming mga hangarin at motibo. Bigyan niyo kami ng dalisay na puso. Upang sa gayon ay makita namin kayo mukha sa mukha. Na hindi lang, Lord, yung marinig namin ang patungkol sa iyo sa sinasabi ng ibang mga tao. Hindi lang, Lord, na enough na marinig namin ito sa mga nagtuturo sa amin. Ngundi, Lord, gusto namin na kami mismo, ako mismo, ay maririnig kita. Ako mismo ay makikita kita, Panginoon. At makikita ko ang kalooban mo. Maintindihan ko yung kalooban mo. Bigyan mo ako ng dalisay na puso. Amen? Sa ito pong mensahe ng ating Panginoon, tumayo po tayong lahat. At inanyayahan ko po ang mga... Lakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At inanyayahan ko po yung mga ushers natin, ay distribute po natin ang elements of communion. At awitin po natin.
hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging naan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, O Diyos, at una sa lahat, kagaya ng panalangin, Panginoon, ng Salmista David, kami na nalanginin po, Panginoon, at nagsusumamo sa iyo, linisin niyo ang aming mga puso. Lord, kami'y lumalapit sa iyo, Panginoon, at ina-acknowledge, Lord, ang aming mga kasalanan, mga bagay, maraming mga bagay na hindi tama sa aming, sa kaibuturan ng aming mga puso. Mga nakatago, Panginoon, na hindi namin nakikita, ngunit kitang-kita mo, Panginoon, ang mga bagay na ito. Lord, patawarin niyo po kami. Lord, we're so very sorry, Lord. Please forgive us. Patawarin niyo kami. At dalangin po namin, Lord God, Lord, create in us a clean heart. Bigyan niyo po kami ng dalisay na puso. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Lord, ang aming mga motibo ay ayusin. Nilalaman ang aming mga isip, Panginoon. Yung mga nakatagong mga kasalanan na kayo lang ang nakakita, Panginoon. Lord, patawarin kami, O Diyos. Amin na lang, hinihiling namin, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng dalisay na puso. Isang pusong tunay na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Puso na tapat at puso, Panginoon, na consistently, Lord God, ay namumuhay
sa katuwiran at kabanalan. At ito po yung aming magiging desire, Lord God. Hindi magiging desire, but it's always our desire na mamuhay, Panginoon, sa katuwiran, sa kabanalan, mamuhay sa sentro ng inyong kalooban. Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng isang pusong tapat. Tapat, Panginoon, na naglilingkod sa inyo. Tapat na sumasamba sa inyo. Tapat na sumusunod, Panginoon, sa inyong kalooban. O Panginoon, hayaan niyo ang inyong banal na Espiritu ay manahan sa aming mga puso at patuloy na dalisayin ito. Pagkalooban niyo po kami ng puso na kinalulugdan namin ang sumunod sa inyong salita, Panginoon. Panginoon, inaalay namin muli ang aming mga buhay at maluwalhati ka sa aming mga buhay, Panginoon. At gamitin niyo kami para sa inyong kaluwalhatian. Purihin ka, Panginoon. At maraming salamat po, O Diyos. Naging sa pagpartake po namin ng communion na ito, ay patuloy po namin na ina-acknowledge, Lord, ang lahat ng inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong sakripisyo. Salamat po sa pagtubos niyo po sa amin, Panginoon. At salamat sa pagpapatawad niyo sa aming mga kasalanan. At salamat, Lord, sa inyong banal na dugo na tumigis para kami ay hugasan. Salamat po, Panginoon, na tinubos niyo kami. At salamat din po, Lord, sa inyong sakripisyo na sa pamagitan ng inyong mga latay kami nagsisigaling spiritually and even, Lord, physically. Kaya sa aming pagpartake ng communion na ito, Panginoon, sino man po ang may karamdaman, Panginoon, sa mga kapatiran, sa mga nakikinig na ito na nagjo-join, Lord, dalangin ko po ang mahimalang paggaling ng kanilang mga karamdaman. Lord, dinideklara ko po, Panginoon, ang mahimalang paggaling, Lord, ng kanilang mga karamdaman. O, purihin ka. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na may kagalingan, at may kapangyarihan, Panginoon, sa inyong mga latay. Maraming salamat po. Purihin ka. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sabay-sabay natin inumin ng juice. Hallelujah. Thank you, Lord. Itaas po natin ating mga kamay. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face continually shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and grant you peace. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang iyan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, amen, at amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. So maraming salamat po sa pag-join nyo sa ating first service. At feel free po na mag-join uli doon sa ating second service. So God bless. God bless you all.